Balikan natin ang isinasagawang press conference sa PAGASA Weather Forecasting Center. Yung direktang kaulapan dala ng bagyo at yung habagat na nahihilan nito. As of 10 a.m., ito ay tinatayang nasa layong 365 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay bahagyang humina, may taglay na itong hanging aabot ng 165 kilometers per hour at pagbugso na aabot ng 205 kilometers per hour. Ngayon, kumikilos ito ng pa-northwest sa bilis ay sa mabagal. So ito na yung, ating binabantayan, yung binabanggit natin ng mga nakarang araw na paghinto o pagpreno nitong bagyong si Henry at nakikita natin ngayong hapon, ito ay bobuelo na panorte. So pahilagan yung magiging galaw nito and yun nga, na-spare ang Batanes. So ang worst case scenario natin is signal number 2 dito kasi hindi na siya halos bumaba. So ito na yung binabantay naman natin ngayon, ang inaantay natin is kung kailan siya kikilos, pahilaga. So papalayo ito yung nakikita ng track natin and napapansin din natin sa ating monitoring na hindi na ito sumusubsob. So yun yung magandang balita at anytime nga ay kikilos na ito, papalayo ng ating bansa. So ito yung ating forecast track. So sa ngayon, nandito siya sa may east of east-northeast ng Itbayat, Batanes. So nakikita natin na within the next few hours, ito ay mag-recurve na generally northward direction or northwest direction. Then ito na ikikilos, papalayo ng ating bansa. And expected to exit pa rin ng ating area of responsibility madaling araw ng Linggo. So yun pa rin yung nakikita natin sa ngayon. At dahil nga medyo lumalapit ito at precautionary na rin natin dyan sa mga kababayan natin sa Batanes, itinasa natin ang babala ng bagyo bilang 2 dyan sa probinsya ng Batanes. Samantalang signal number 1 naman dito sa Mabuyan Islands at ang northeastern portion ng mainland Cagayan, which is itong Santa Ana. So ito yung mga areas ngayon na meron tayong babala ng bagyo. Ngunit kapag kumilos na nga itong si Henry papahilaga, magbabawas na tayo ng signal number 2 kasi papaangat naman na yung ating hangin na dala ng bagyong si Henry. Then ngayon, meron pa rin tayong gale warning na nakataas dito sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Isabela, kasama na ngayon ng Aurora at ang northern coast ng Ilocos Norte. So ito na yung binabantayan natin dahil mga malalaking pag-alon kaya pinapaalalahanan natin yung ating mga kababayan, mga isda at may mga malilita sa sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot over the weekend dahil nga meron pa rin tayong inaasahan na hanggang 5 metro na taas ng pag-alon. So sa track and intensity natin, so nakikita natin, mabagal pa rin kikilos itong bagyong si Henry at ito ay may direction pa rin ng northwest. Then pag nakalagpas na siya rito sa point na to, ito ay bubulusok na pahilaga. Yun yung nakikita nating scenario. Then ngayon, inaasahan natin na pinakamaagang exit nito sa ating area of responsibility bukas ng gabi hanggang Sunday ng madaling araw. So yun ang nakikita natin na over the weekend lang mag-i-stay itong ating si Henry sa loob ng ating area of responsibility. In terms of the forecast intensity naman, ito ay makikita natin na since ito ay bubuelo, so medyo ihina ito ng bahagya, then afterwards ito ay lalakas ulit. So normal yun sa isang bagyo na kapag ito ay huminto at bumubuelo ng kanyang pagbabago ng direksyon, ito ay humihina ng bahagya. Ngunit still, nakikita pa rin natin siya on typhoon category. Then ito ay kukilos na nga papalayo ng ating bansa at based sa ating forecast track, mapapanatili niya yung kanyang typhoon intensity habang bumabaybay dito sa may silangang bahagi ng southeastern China. So base pa rin sa ating forecast track na tinitigang natin, ito pa rin area dito sa may southern Japan, yung ating nakikita na direktang tatamaan ng sentro. Ngunit ang magandang balita, hindi na natin inaasahan ng malakas di tulad nung bago siya lumapit na umaabot nga ng 195 kilometers per hour. Then sa ulan naman, ito na ngayon, since hindi tatama yung malakas na hangin, ang binabantayan natin ngayon ay yung ulan. So sa ngayon, inaasahan natin ng moderate to heavy wind at times intense rains dyan sa Ilocos Region, Batanes, Mabuyan Island, Apayao at Abra. Light to moderate wind at times heavy naman dyan sa may area pa ng Cagayan. Then bukas, inaasahan natin na moderate to heavy na lang dito sa Batanes habang kumikilos ito papalayo. Then light to moderate with the time severance naman dyan sa may Mabuyan Island.
Then ito naman sa habagat. So dahil nga nabanggit natin kanina na meron tayong paghila ng habagat, meron tayong inasang moderate to heavy with a times intense rains dito sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at Zambales. Samantalang light to moderate with heavy, with a times heavy rains naman sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Bataan at Occidental Mindoro. Most parts of Luzon, including Metro Manila, makakaranas pa rin ng generally cloudy condition na meron tayong mga chance ng scattered rain showers and thunderstorms. And for the hydrological update, Good morning po. Ito po yung latest update po ng mga dumps natin. Kanina pong 6 a.m., yung angat nasa 177.26. Noong mga nakaraang araw, pinoproject natin na tataas siya above 180. Kaya lang hindi nangyayari kasi wala, yung ulan talagang hindi umaabot. Pero sa mga forecast model natin sa mga rainfall, meron sanang silang lumalabas. Kaya lang hindi masyadong umabot dun sa watershed ng Angat. And then itong Ipo Dam nasa 100.80. Kung makikita pala natin yung Angat, ah, nasa yung normal high niya is 210. Ang deep, ang ano pa, nasa 32.74 meters pa. So napakalayo pa nung ano. Kaya kung magkaroon man ng malalakas na pag-ulan, hindi tayo mag-alala magbubukas ng gate yan ang Angat. Then ang Ipo nasa 100.80, ang Lamesa 79.4, and ang Buklaw 746.91. Then ang Binga 574.11, pero yan naka ano na yan, naka prepare yan for kung sakali makaranas sila ng malakas na pag-ulan, naka prepare sila for para kung mag ano, kung kakailangan magbukas ng gate sila, naka prepared na yan. And then ang San Roque, 251.54, so malayo pa. Nasa 28.46 pa yung kailangan nilang tubig para umabot sila sa normal high na 280. Then ang Pantabangan, 189.78. And then ang Magat, 188.52. So 1.48 meters na lang. Nila yung normal high working elevation nung Magat. And then itong Magat nga rin pala nag-prepare na rin sila just in case na tumataas yung elevation nila, naka-ready na rin sila. And then ang Kaliraya nasa 286.22. Ito yung projection namin dun sa pag for 24 hours. Kung sakasakaling tatama yung aming rainfall forecast, ito yung magiging elevation ng mga dams natin. So, kung titignan natin, ito yung four major dams. Kung titignan natin, yung Magat yung aabot o lalagpas doon sa normal high elevation niya. So, malamang pagka umabot siya dyan, o sa mga ng dam management ng Magat na aabot siya sa 190, maaaring unti-unti magbawas sila ng tubig. And then sa ano naman, nag-issue kami ng mga flood advisories sa apat na regions. Itong CAR, Region 1, Region 2, and Region 3. Yan lang po muna po ang latest sa flood forecasting and warning section. Magandang umaga po.